Mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Pag-usapan po natin, mga ka-taxpayer ko, tax accounting. Ang tax accounting ay may tatlong tinatawag kong gravel or layers. The first layer is the value-added tax accounting. The next level or the second layer is withholding tax accounting. And the last is the income tax accounting. So, yung tatlong yan, may kanya-kanyang tinatawag na travel. Documentary accounting, the first travel, the second travel is bookkeeping accounting, and the third is reportorial accounting. Ang i-discuss ko sa inyo is yung pong value-added tax accounting at saka yung pong bookkeeping entries. Pinagsama natin. So, ang gagawin ko ho is pe-present ko sa inyo ang tamang entry pagdating po sa value-added tax. Most particularly, ito pong current transactions. Yan. So, bago po natin i-discuss in details, ganito po ang dapat ninyong isaisip. Yung pong entry kailangan ho is properly defined. Let me explain. Kasi yan hong pag-explain natin ngayon ay kailangan din ho yan sa withholding tax bookkeeping entries at saka income tax bookkeeping entries. Define. Hindi ho ninyo dapat pangunahan ang batas natin because ang batas ho natin, tinatawag ho yan na tax laws, regulations, and jurisprudence. Paulit-ulit ho yun yung mababasa sa mga BIR issuances. Yan po ay mayroon na pong definition ang bawat accounting title. So, yung inirerekomenda ho ng mga CPAs, hindi ho yan tinatanggap ng ating batas. Hindi pwedeng yumuko ang batas natin sa sinasabi ng mga CPAs. Hindi ho galing sa CPA ang mga batas natin o sa mga lawyer. Galing ho yan sa people of the Philippines through our Congress and of course, pinirmahan natin kaya nga ng ating presidente, kaya nga tawag ay Republic Act. So, i-define. Yung definition na yan, dapat yan ay naka-disclose. Saan din i-disclose? Sa ating notes to annual income tax return. Tandaan ho nyo yun. Yun yung number one requirement, definition. The purpose of defining an accounting title or tax accounting title is to remove doubt and confusion as well as irritation between taxpayer and yung pong revenue officer na mag-o-audit ng inyong income tax return or value-added tax return or withholding tax return. Number two is use. Kailangan ho ninyong gamitin yung defined, prescribed, specified. Tatlo ho yun eh. Defined, prescribed, and specified tax accounting title dahil it's an obligation on the part of the taxpayer na sumunod sa batas. So, you must use or employ these accounting titles. And number three, mga ka-taxpayer kong mahal, walang kwenta ho yung accounting title kung hindi nyo properly supported, sabi nga ng ating Supreme Court. Yung accounting entries nyo sa inyong BIR, Registered Books of Accounts, must be, supported by credible evidence. O, pag sinabi natin credible evidence, ang ibig sabihin ho niyan, yung supporting evidence ho natin ay prescribed, defined, identified ng ating tax laws, rules, and regulation. Yun ho yung sinasabi ng ating batas, substantive man siya or administrative. You support your entries. And the last is yung pong tinatawag na report. Yung entry po ninyo dapat makikita dito. Wala hong pagdududa na yung entry po nyo sa libro
ay yun din ang entry ninyo sa inyong report. Ibig sabihin, walang nagbago. Kung A ang entry nyo sa libro, A ang makikita sa inyong report. Yun po yung sinasabi ng ating batas. So mag-umpisa ho tayo sa value added tax accounting at ang kailangan ho natin sa paggawa ng entry, ito pong 2550Q. Ang unang gagawa natin ng entry is ito pong importation of goods. Pag sinabi nating goods, importation, ay galing ho yan sa ibang bansa. Hindi ho yan local purchases. Okay. Meron din ho yang entrada sa libro. At ang entrada po, pag bumili ho kayo sa isang foreign land at pinadala nyo ho rito sa Pilipinas, ay ito. Debit, but import. Anong nangyari? Yung importation mo ay subject sa value added tax. Yun. Eh sir, nasan yung VAT input? Kaya walang VAT input kasi hindi naman nag-charge ng value added tax yung foreign supplier mo. Kaya wala tayong VAT input. Again, ganito po ang entrada tuwing mayroon pong importation. Pag naglabas ka ng pera, credit, cash. Yan pong ginawa niyong entering yan ay tumatama ho dito sa requirement. Madaling tandaan. Debit VAT, yun ho yung tax. Anong ginawa? Import. Ganun lang ho kasimple mga ka-taxpayer ko mahal. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na, call na. So mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.